Hello mga suki, welcome back sa ating channel. Ngayon gagawa tayo ng pattern ng square pants. Yung gantong style mga suki. Meron siyang garter paikot. Kaya para sa mga gustong matuto at baguhan pa lang sa larangan ng pananahi, tara mga suki, samahan niyo ako para magkakuha tayo ng kunting ideya rito. Okay? Let's go! So ang una natin gagawin, kukunin muna natin ang ating mga sukat. Ang ating full length ay 35. Ang ating waistline ay 34. Ang ating hips ay 40. Ang ating crotch ay 12. 11 yung tuhod. At 11 din yung laylayan. Okay? So ngayon, guguhit muna tayo ng ating baseline. Yan. Pagkatapos, kukunin natin ang length. Kunin natin ang length ng ating crotch, 12. Tapos yung ating full length ay 35. Plus 1.5 na fold allowance. Ngayon, mula sa crotch hanggang laylayan, kukunin natin ang kalahati. Ang sukat nito ay 23. So, kalahati ng 23 is 11.5. Tapos, aangat tayo ng 1 inch. Ito'y para sa ating tuhod, mga suki. So, ngayon, pwede na tayo mag-guhit. Okay. Ngayon, lagyan lang natin ng mga pangalan para mas madali maintindihan. Ito yung sa garter. Ito naman yung ating crotch. Ito yung tuhod. Tapos ito yung laylayan. Tapos sa kabila, ito yung ating fold allowance. Okay, yan. Ang sunod natin gagawin, mula sa gilid na to, susukat tayo ng 3 inches. Tapos, kunin natin ang sukat ng ating hips. 40 divided by 4 is 10. Plus 1.5. Yan. Ngayon, kukunin natin ang kalahati nito. Kalahati ng 10 ay 5. So, yun ang ating magiging center line. O yung ating magiging guide sa ating pagkuha ng sukat dito sa ating laylayan at tuhod. Okay? Ngayon, kukunin natin ang sukat nito hanggang gilid.
Tapos, iaangat natin para makuha din natin ng sukat para magkaparehas yung lapad nila. Ganon din dito sa ating baba, sa may tuhod. Hanggang laylayan. So, dahil nakuha na natin ang mga sukat para straight ang ating guhi, pwede natin itong ikunik. Yan. Okay. Ngayon, itong sukat na to, iaangat natin. Yan. Tapos dito naman sa kabila, ganun din, iaangat natin yung sukat. Yan. Ngayon, ikukunik natin to. Ito yung ating front sa ating back crotch. Yan. Pagkatapos, ipoporma natin to. Yan. Ito yung ating front crotch. Lagyan lang natin ng tanda front crotch. Okay. Ngayon kukunin natin ang ating lapad sa tuhod at laylayan. Kunin natin ang ating tuhod, 11. Kalahati ng 11 ay 5.5. Tapos ganun din sa laylayan. Parehas ng sukat sa ating tuhod. Pagdating naman dito sa ating taas, kunin natin ang ating hips. Kunin natin ang kalahati nito mula garter hanggang crotch, kalahati ay 6 inches. Baba lang tayo ng 1 inch para sa ating hips. Kunin natin ang ating hips, 40 divided by 4 is 10. Magplaplas tayo ng half inch para sa ating hips. Yan. Ngayon, pwede na natin guhitan ang ating front pattern. Kabila, ganyan din, ipoporma lang natin. Pagdating sa ating laylayan, medyo i-curve lang natin na, ay islant lang natin ng konti. Sa ating fold allowance. Tapos dito banda, mga suki, bababa lang tayo ng 3/8. Tapos igaganyan lang natin. Ngayon, kukunin natin ang lapad ng ating garter. Ang ating garter ay 1.5.
Mula rito, sukat tayo ng wana niha. Tapos dito, ganun din, wana niha. Ito ay para sa ating garter. Yan. So, meron na tayong front pattern. Ngayon, para naman sa ating back, dito tayo mag-uumpisa sa ating laylayan. Mag-a-add tayo ng 1/4. 1/4 din sa tuhod. Ganon din dito sa kabila. Yan. Tapos dito, magdadagdag tayo ng 1 inch. Pagdating naman dito sa ating hips, kukunin natin ang ating hips. 10 plus 1 inch na tayo sa ating back. So magdadagdag another tayo another ng 1/2 inch. Tapos, pwede na natin itong kunik. Sa kabila, ganun din. Kunik natin. Tapos, medyo islat lang natin ng ating fold allowance. Ganun din sa kabila. So dito, ipuporma lang natin. Mula rito mga suki, ibaba lang tayo ng 1/4. Tapos iporma natin. Yan. Tapos yung ating back crotch, gaganyan lang natin. So, meron na tayong back, meron na tayong front. Pagdating naman dito, sa ating back sa taas, aangat tayo ng 1.5. Pagkatapos, kunin natin ang ating waistline. Ang ating waistline ay 35. So, kalahati ng 35 ay 17.5. So, kalahati ng 17.5 is 8 3/4. So, susukat tayo ng 8 3/4. Yan. Plus, 2 inches tayo dito sa ating back. Ngayon, pwede na natin itong ikunik. Yan. So, itong ating back, ito naman yung ating front. Dito sa taas, ipuporma lang natin. Tapos ito, didiretso lang natin. Ngayon, para sa ating garter sa back, kukunin lang natin ang ating garter. So, baba tayo dito ng 1.5. Saka dito, ganun din, 1.5.
Yan. So, ganyan lang ating garter sa back. Ngayon, pwede na natin tong ikat ng ating pattern. Kakat muna natin yung ating back. So, itress natin yung ating back para mas madali maintindihan. Ipo-fold lang natin ang ating pattern. Sa ating pattern, mga suki, hindi pa kasama yung ating allowance sa tela. Kaya pag nagkat tayo ng tela, dapat may allowance tayo. Yan. So ito lang ating front and back. Ngayon, babawasan natin ang ating front. Ikakat lang natin yung back para yung matira yung ating front. Yan. Bilang side, cut din natin. So, ito ng ating front pattern para sa square pants. Ito naman yung ating back. Lagyan lang natin ng guhit para sa ating garter. Kuha natin ha. Ito lang dito sa kabila. Pati yung ating fold allowance na wala ni ha. So, itong ating back pattern. Para sa square pants.
Ito naman yung ating front pattern. So, okay na tayo mga suki. Tapos ng ating pattern sa square pants. Sana'y nakapagbahagi tayo ng konting ideya sa ating mga viewers. Hanggang sa muling mga video na ating gagawin, God bless po sa inyong lahat.